Panwa kang San Jose, mutuhon natin sa pagkasangguniang bayan. Panwa kang San Jose de Buenavista, sumabot ng eleksyon sa pagka-SB member, SB Jimmy Gomez Elizalde. Ang Panwa kang San Jose, kagkatawan ay mga dinangmanggad nga dapat amlikan, kagserbisyoan kang tampad, pagi sa mayad kag-epektibo nga legislatura. Ang anang kausa mayad nga panghimanwa sa pagdumara para sa San Joseanhon, Jimmy Gomez Elizalde. Makamasa, ararangay nga panghimanwa para sa tanan. Numero 11 ang markahan sa balota sa pagka SB member sa Panwa kang San Jose de Buenavista, Jimmy Gomez Elizalde. Jimmy Gomez Elizalde, butuhon ta. Dururun ang kapabatian nga magserbisyo sa banwa. Ang dapat piliin ta ang masarikan. Jimmy Gomez Elizalde ang arangat tandaan. Ang mangilimog kang kabaranggayan, Jimmy Elizalde, butuhon. Jimmy Elizalde, buylugan sa sangguni ang bayan. Jimmy Elizalde. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang maulan na hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Kumusta po kayo? Naririto na naman po inyong kadiskarte, Mel Elizalde, dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. At syempre po na magbibigay sa inyo ng mga kaganapan ngayon, araw. At syempre, ito hong ating mga pinag-uusapan dito puro sa ating mga sa ating kalagayan, lalo na sa eleksyon, di po ba? So, ngayong araw, April 26, 2022. Nako, 13 araw na lamang po at tayo ay pupunta na sa ating mga presinto upang bumoto. At syempre, bago natin gampanan ang ating tungkulin na yan, na banal na tungkulin ay bilang isang Pilipino, ay magdasal ho tayo na ang ating eleksyon ay maging mapayapa, makatotohanan. At syempre ho, walang dayaan. Pero ewan natin kung posible nga pong mangyari yon. Sana nga po, no, dahil sa kasaysayan ng ating mga nakaraang mga halalan, hindi ho nawawalan yun eh. Hindi po ba? Pero this time, ang sabi nga po ng mga ating mga kababayan, medyo tila maraming problema yata itong ating eleksyon. Pero hari na bang magnaman, ano? Kasi hindi pa man nagkakaroon na tayo ng mga naririnig ng mga sabi-sabi na ano raw, medyo magkakaroon ng kaguluhan. Wag naman po sana, no? At alam natin na ating pamahalaan ay ayaw niyang mangyari yan. Ang ating presidenteng si President Rodrigo Duterte, pinangako niya na magiging mapayapa ang ating
eleksyon. Harinawa hong matupad niya yan, no? So, at sa, siyempre, hindi lamang po yan sa kamay ng ating presidente, kundi sa ating mga mamamayan din, no? Kailangan tayo po ay makipag tulungan sa ating pamahalaan at maging maingat at ika nga po mapagmasid, no? Kung ano man po yung ating nakikitang hindi maganda during election, ay kaagad ire-report ho natin sa mga may kapangyarihan. So yan po. At ngayon na ating pag-uusapan, alam nyo naman dahil 13 araw na lang ang nalalabi. Pero may isa pa hong debate dapat ang ipinoformat ng COMELEC. Subalit, ibinasura na raw po yung COMELEC debate. Instead na debate, ang ikakasaraw ng COMELEC ay papalitan na lang ng interview format. Wow! Okay sa alright yun, di ba? Kasi kung debate na naman, baka mag-away-away na naman nung sila. Naalala nyo ba yung mga nakaraang debate? Marami hong, ika nga, halos mag-away-away sila, no? Sabi nga ho, palitan na lang ng interview format na inilipat din sa ibang petsa. Hindi natin alam. O baka daw ho, gawing sinasabi na ang katwiran ng mga schedule na mga, ang katwiran daw ho kung bakit inilipat na lang sa ibang petsa ay dahil daw sa schedule ng mga kandidato. Para kansilahin ang presidential, vice presidential, debate na gagawin sana nung nakaraang mga araw, no? Subalit, as advised by KBP, inadvisan daw ng KBP ang COMELEC, yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon ay i-adapt na ang single candidate team panel interview format ayon kay Garcia. Ayan. Single na lang daw po candidate team or team panel interview format ayon kay Garcia. Yan po ang sabi. At i-ere ang panayam sa mga nasama kandidato mula May 2 to 6, isang oras bawat kandidato para ihayag ang kanilang mga platforma. Ang haba ho nun, no? Biro nyo. Meron tayong ilang kandidato ba sa presidential ball? 10 ba? Kung 10 yun sa bawat isang oras, edi 10 hours po yun, no? Kasi parang magtitim sila yung kanyang, kung meron siyang kasama siyempre na presidential ball under the banner of yung kanilang partido, di ba? Limbawa ho, si presidential ball Ping Lacson, no? Ang kanyang kastim ay si Senator Lacson, ay Senator Soto, no? Parang magtitim sila sa interview na yan na kung saan kanilang plataforma ay pag-uusapan. Para hong ganun. Wala na ho yung debate, no? Kasi magulo ho yun, baka mag-away. Mag-away-away pa, malapit na ho ang eleksyon. Dapat ho wala nang away-away, hindi ba? O, kaya batuhan ng mga masasamang mga, ika nga ho, yung mga bagay-bagay na tungkol sa kalaban. Dapat ho maging maayos na ang lahat at maayos naman, kaya lang hindi natin nakikita ho ng mga mamamayan at naririnig ang kanilang mga tapunan ng mga salita, no? Hindi matigil-tigil para hong mga bata na nagtatapunan ng mga salita. Well, ganyan ho siguro talaga dahil syempre magkakalaban kahit naman po sa ang bagay, kahit na sa pag merong silang pinagtatalunan na posisyon, naturalmente, magbabatuhan ho sila ng kanilang mga akusasyon or whatever, no? Para matalo ang kalaban. Yan ho yung primary aim nila, hindi ba ba? Pero sabi nga ho, ang tayong mga mamamayan ay yung mga tenga ho natin at mga mata natin ay nakatingin ho sa kanila. Para kasi tayo ho yung mga spectators, di ba? Talaga hong ganon. Siyempre, sino ba ang boboto sa kanila? Di tayong mga mamamayan. Kaya wag ho natin kalilimutan. Nagkalat sa Facebook, sa YouTube, sa Google, yung mga paalala ho ng bawat kampo, no, na sinasabi nila na bakit nyo dapat iboto si ganito, bakit dapat na wag iboto sa ganyan. Ang dami ho, magbasa ho tayo at parang maging guide natin 'yon. Kasi ho, ayan ay ating
katungkulan, no, at karapatan din, katungkulan, karapatan at banal na dapat na gawin ng isang may pakialam na mamamayan. Yun ho talaga ang nararapat. Kasi kung wala ho tayong pakialam, ay hindi, wala akong pakialam, hindi akong paparehistro. Sasayangin nyo ho ba? Pero tapos na ho yung registration ng voters eh, di ba? Pero pag nalalaman ko ho yung iba na dapat na nakaboboto pa, eh hindi bumoto, sinayang ho ang boto. Ibig sabihin, wala siyang pakialam. Makasarili, di ba? Eh, alam nyo, isa ho sa mga banal na katungkulan ng isang mamamayan, ang pagboto. Kasi, para saan ho ba to? Para ho sa ating lahat. Kaya dapat pagtulong-tulungan ho natin ang desisyon. Hindi ho yung kung ano-ano yung mga iniisip natin, wala tayong pakialam. Imulat po natin yan sa ating pong mga anak, mga apo, no? Kasi, dapat ho na ganun ang maging kaisipan ng bawat isa ho sa atin. Dahil lalo na pa ngayong tayo hong naharap sa mga katakot-takot na mga problema. Kaya dapat ho ikikintal ho natin yan sa ating mga maiiwan, sa mga apo natin, sa mga anak natin. Lahat ho yan. Ipapakita ninyo sa kanila sa pamamagitan ng ehemplo na kayo nagrehistro, no? Na kayo ay involved sa ini-involve yung sarili nyo na ika nga magbusisi ng mga ano po, ng mga kandidato para maiupo natin sa pwesto na siyang mag-guide po sa atin tungo sa tagumpay. Yan ho ang role ng bawat Pilipino. Eh sana po kumintal sa ating mga isipan ng ganyang mga bagay dahil napakahalaga ho niyan. Kasi alam nyo, katulad niyan, ang national election natin every 6 years, no? Every 6 years, kung medyo nahalal natin na hindi natin pala maaasahan, magdudusa ang ating bayan, di po ba? Kung ating mga mamamayan, walang pakialam, pinagbili yung boto, eh ano mangyayari ho sa atin? Ganun ho talaga. Kaya wag ho tayong magsisi kung sakasakaling hindi tayo nakipagtulungan sa ating para sa ating mga sa ating bayan para mapabuti. Kundi inisip lang natin yung sarili nating kapakanan. Kasi naisip nyo, ay, kasi bibigyan ako ng pwesto niyan pagka naan mo yan eh. Pag nahalal yan, tsaka hindi, pinangakoan kami niyan ganyan-ganyan eh. Huwag ho kayong maniwala sa pangako. Kasi yung pangako is just promises, is just promises. Bihira ho sa tao yung mga pangako ay tinutupad. Sabi nga ho, kung sa nakakainis na pakinggan eh, pinangako ang ano, gusto mo, ito pa rin pa. Nakita nyo na? Ganyan ho talaga ang totoong nangyayari most of the time. So, wag ho tayong maniwala sa mga pangako. So, ang ating gagawin ay busisiin natin mabuti kung sino talaga. Tignan ho natin ang kanilang mga hindi lang plataforma, kundi yung mga nagawa nila in the past. Yun ho bang mga dati nang nanungkulan at ngayon ay tumatakbo? Di po ba? Napakahalaga yan eh. Eh kasi kung hindi ho natin iisipin na mahalaga yan, at dapat eh talagang tayo ang maghuhusga, tayo ho ang judge this time. Wag ho natin ipagbili yung ating mga boto at wag din ho natin sayangin. Kaya nga ho, kung ang mga kandidato ay kinakabahan this time, mas lalo ho tayong kinakabahan tayong mga mamamayan kasi hindi ho natin alam talaga kung ano yung nandiyan dyan pagkatapos ng during the elections, no? Kaya po tayong lahat ay siyempre manalangin tayo. Kung totoong ating nasa puso na panalangin natin mapabuting ating bayan, mangyayari po yan sapagkat pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. At siyempre, kung totoo sa puso natin na tayo ay para sa kabutihan ng ating bayan, mangyayari po yon kung lahat-lahat po tayo ay magiging ganyan ng kaisipan. Pero yung mga kababayan natin na walang pakialam, sayang naman ho. Parang ang sinasabi eh, doon ho yung nakikita yung taong walang sarili lang niya. Hindi po ba? Ganun ho talaga eh. May mga iba-ibang tao tayong, iba-iba ho ang tao. May kanya-kanya silang paniniwala. Ay, wala naman mangyayari dyan eh. Minsan naririnig ko pa ho yung mga ganun eh. Kaya ako, hindi na lang ako boboto. Katwiran ho ba yun? Di lalo tayo napasama.
eh mahirap na lamang ho na pagsabihan natin sila kasi may mga edad na rin at saka sa loob-loob ko lang eh para ka namang ano eh parang hindi naman nag-iisip, hindi po ba eh, parang namamangha po tayo kasi bilang ano nga po isang mamamayan saan ba tayo nakatira dito sa Pilipinas, di po ba? Yun nga pong mga OFW natin, eh gustong-gustong bumoto, sila ay talagang nagkukumahog na bumoto at talagang nagrehistro sila ng mas maaga kasi alam ho nila na mahalaga ang kanilang boto. Eh tayo pa hong nandito sa Pilipinas. Nandito tayo kasi damandama ho natin ang mga problema natin. Kailan ho ito wawakasan, di po ba? Oh, ito, binibigyan na ho tayo ng pagkakataon na pumili ng panibagong leader na kung saan hopefully yan magbibigay ho sa atin ng kaginhawahan, katiwasayan. Yan ho naman talaga layunin ng mga mamamayan, di po ba? Na maging masaya tayo sa ating bayan dahil bakit magiging masaya? Eh ibig sabihin matiwasay, bakit maging matiwasay ang buhay natin? Lahat may trabaho kahit na paano, di ba? Ayan, taas-taas ho ng unemployment numbers ng ating bansa eh. Sapagkat isa rin sa mga katwiran niyan ay tayo ay dumanas ng katakot-takot na hirap dito sa COVID-19. Hindi lang naman po tayo, kundi ang buong daigdig, di po ba? Pero ngayon na bumabangon na po tayo, eh tayo po ay magpasalamat at syempre ingatan po natin. At ako naman po ay natutuwa dahil sa araw-araw na aking paglalakad, pagpunta rito sa ating studio mula sa aking tinitirhan na medyo nasa bundok ng tralala ho ako nakatira malayo. No? Eh, kaya sumasakay ho ako ng bus, hindi na ho ako dadala na sasakyan dahil alam nyo kahapon bumanat na naman ng ano. Ang mga news na kung saan 7 to 13 pesos ang magiging ano taas ng gasolina. Eh paano ho 'yon? Hindi na tayo kakain. Gagasolina lang tayo. Ba't kailangan pa tayo magkotse? Storbo lang ho 'yan sa ano eh, sa mga alam niyo, daming private cars, pumunta kayo sa EDSA, makukonsumi kayo. Oh. Samantalang nung a few days ago, nagpunta ho ako diyan sa May Ali Mall. Umaga yata ako nagpunta. Kaya hindi ako nakapag-ano dahil may kausap po ako. Nakita ko ho talagang grabe ang dami ng mga sasakyang pribado. Iba ho ang ganda ho sa ano sa EDSA. Eh. Iba ho ang iba ho ang line ng mga private cars kaysa sa bus. Alam niyo po ba na napakabilis na tumakbo ang mga buses dahil iba ang lane nila. Ay sa loob-loob ko, mas maalwan talaga ang magbiyahe ka ng by bus kaysa rito sa, alam niyo po, ang traffic magmula ho doon sa Ayala hanggang doon sa Makarating, na natignan ko ho, napakahaba ho ng ano, ng pila. Eh kaya siguro, mga 2 oras kulang ho siguro yun eh, para makarating kayo doon papunta sa Cubao. Eh samantalang in a few minutes, eh mula doon sa Ayala na sumakay ho ako ng pre-ride pa, no? Ang galing. Hanggang kailan ho yung pre-ride na yun? No? Tuloy-tuloy, parang wala lang. Parang walang kalaban eh. Kasi although maraming bus na nagpa-fly doon, going to ano southern, no? Ano, northern. Kasi papuntang Cubao lahat yan, no? Napakaalwan ho. Ibig sabihin, mas maganda ang magbiyahe. Kaya yung mga may kotse, no? Ay, sa bagay, yung mga mayayaman dyan, di naman nila iniintindi kung mahal ang gasolina eh. Wala ho sa kanila yon, di sila nasasaktan. No? Eh, katulad doon natin, na isang kahigsan tuka tayo, syempre mahalaga po sa atin yon na instead na bibili natin ng gasolina, eh magbabasta lang tayo, mabili natin ng mga pagkain at iba pang pangangailangan. Di po ba? Ganyan talaga eh, ganyan talaga ang buhay na marunong tayo dapat mag-adjust. So, yan yung COMELEC debate. Balik na naman tayo dyan. Tandaan nyo, oh, hindi na ho debate yan. Yun ay sinasabi ng parang interview format. What does it mean? Eh, yung bawat kandidato ay ilalatag nila ang kanilang plataforma at sasabihin nila kung paano nila yung gagawin. No? At syempre, ipapaliwanag nila kung bakit yung plataforma na yon nila ang kanilang pinili. Mm.
Di po ba maganda rin yon para mabusisi natin mabuti kung ano talaga ang expertise ng isang kandidato na yan. At syempre, tayo po ay medyo mabubuksan. So marami pa hong araw, 13 days pa ho. Kaya yun hong mga hindi pa na nakakapagbusisi sa ating mga kandidato. Please lang ho, no? Marami tayong mapagpipilian na ika nga, mga news dyan. Punta kayo sa Google, punta kayo sa Facebook. Ay, tignan nyo po. At ito, abangan natin itong sinasabi ng COMELEC na huling debate. Huling debate, ibinasura na instead. Interview format na. Well, mas maganda ho yun para walang away-away, no? Para ika nga, mas maliwanagan natin ang plataforma ng bawat kandidato. At siyempre, kung teamwork sila, kung nandyan naman ang kanyang president at vice president, silang dalawa ang tatanungin. Asang ayon ho sa, ano, sa COMELEC. At sabi ho, maaaring sa May 2 to 6 ang, at bawat sa kanila ay bibigyan ng isang oras. Ano ho yun, no? Nahaba po. Meron tayo shoutout from Rodolfo Santo Domingo is watching. Thank you very much for watching. Ayan ho. Kaya, isa pa ho, itong ating pag-usapan. Bagamat kaugnay din ho ito sa ano, alam niyo po sa nalalapit nating botohan, ano, eleksyon. Ang lahat ho ng mga mangyayari at mga iba pang mga business, alam niyo po, medyo parang isinasantabi muna kasi sinasabi ho lalo na yung mga nagbabalak na mag ika nga bumili ng property o magbenta ng property, whatever. Lahat ho, ang mga kinakausap po namin, mga kausap, sinasabi, praise muna tayo. Ibig sabihin, ano muna tayo, intay muna tayo who will be the next president. Mahalaga po, mahalaga ho yan, syempre. Di po ba? So ngayon, wala muna ng transaksyon ng mga, yung mga transaksyon ng mga business na ganyan, no? Yung mga lupa, mga kung ano-ano. Ay, iintayin mo nila, lalo na po pag malakihan, di po ba? Kaya iintayin muna kung sino ang matapos muna ang eleksyon. Siyempre, nag-aabang ho yan kung sino yung presidente nila. Maaring pag meron silang kapit, madali na silang makapag-business dito sa atin. Alam nyo, iba na ho yung ang business ho, inahaluan din minsan nila ng politika. Hindi mo maiwasan yun kasi mayayaman ho mga businessman naturalmente bago magbibitaw ng kwarta yan na malalaki, milyon, trilyon o mga bilyon, mag ng trilyon, bilyon na lang muna, no? Titingnan muna nila kung anong kalagayan ng ating bansa at sino ang presidenteng uupo. Yan, mahalaga ho yan sa mga businessman. Alam niyo po ba? At hindi lang po sa businessman. Kung yung mga businessman na malaki, mayayaman, pinapahalagahan ho nila kung sino yung susunod na presidente, tayo pa ho kayang mga mahihirap. Para po tayo ay pumanatag at medyo maayos-ayos ang kalagayan, sana ho magkaisa po tayo na iboto natin yung talagang una, may kakayahan sa isip, sa gawa. Pangalawa, sa experience, sa isip, gawa at sa experience niya. At syempre, unang-una sa lahat, yung merong kapuso, may puso at may damdamin para talaga sa bayang Pilipinas. Sa Pilipino na kanyang kababayan. Yan po ang mahalaga. Kasi kung mautak nga, wala naman pagmamahal sa bayan, puro bulsa niya iniisip, paano naman tayo niyan? Di po ba? Minsan, marami ho tayong mga kandidatong ganun, di po ba? Sinasabi nila na, wala, puro bulsa naman yun At narinig ko pa ho yung isang kaibigan ko nagsabi, ba't daw po yung mayayaman, di naman po natin nila lahat, ay walang kabusugan. Ibig sabihin, mayaman na sila. Sige pa rin ang pagkikreate ng mga pera, no? Sana po, alam nyo, meron tayong isang tanyag na ano, namamamayan dito sa atin sa Pilipinas. Ang mahalaga po kasi, siyempre, yung magmahal tayo sa bayan, ayong mahalaga yan, magmahal sa bayan, sa kapwa, at siyempre sa ating sarili. Ano po ang katuturan ng kwarta kung kayo ay hindi malusob sa isip, sa salita at sa gawa? Ano yon? Kahit po sa physical na ano, nakalusugan, mahalaga po yon.
eh kahit na ikaw na pinakamayaman, kung di ka naman malusog, nakasakay ka sa wheelchair, nakatingin ka lang doon sa mga nagkakainan ng mga lechon at mga kung ano-anong mga masasarap na pagkain, no? Yan naman ho, hindi naman malusog na pagkain yung mga lechon-lechon na yun. But then, once in a while, pwede ho tayong kumain yan, no? Pero kung talagang tayo may karamdaman, ay siguro talagang bawal sa atin yan lahat, no? Eh, kaya nga, yung masasarap na pagkain, titingin-tingin ka na lang kapag ikaw may karamdaman. Kaya kinakailangan po talaga natin yung isang kalusugan na ika nga, yung well-rounded na healthy body, healthy mind, healthy emotion, lahat-lahat healthy, no? Para ho tayo mag-guidance. Kasi ito, anim na taon na naman to eh. Pag hindi ho tayo naging matalino sa pagpili na sino ang susunod na magiging presidente natin, tayo po ay lumingon sa ating mga nakaraan, sa ating pong mga experience sa ating bansa. Eh, kailangan no, matuto na tayo. Kahit na po yung mga marurunong, mga abogado, nag-explain ho sila eh, no? Yung mga marami ho namang abogado tayong ika nga ho, masasandalan na kung saan, na nakikita nating talagang ano ho, makabayan, no? Alam nyo, hindi naman ho lahat ng tao makabayan eh. Tulad din ng ibang mga, kaya sabi ko nga po, iba-iba ang mga tao. Wala siyang pakailam sa bayan niya. Pero ang hindi niya alam, dito siya nakatira, no? Yung bahay niya na kinatitirikan ng bahay niya ay ito, Pilipinas, no? Kaya nga, sabi ko parang sana ho, magising na tayong lahat, no? Magising na tayong lahat na itong bayang Pilipinas ay ating pong bahay sa kabuuan. Kung ano man ho ang mangyari dito sa ating bansa, tayong lahat maaapektuhan. Kaya tayo po ay magkaisa na. Sawa-sawa na ho tayo sa ano eh, sa mga problema. Kasi ito, dinagsa tayo ng mga problema nung dumating ang pandemya. Ngayon ho na unti-unti na tayong bumabangon. Pero kanina, sa news, nakonsumi na naman tayo. Bakit? Sang-ayon sa, ano ba to? Sino bang may report nito? DOH ba? Tumataas na naman daw ang ano. Tumataas na naman daw yung ika nga yung numbers ng mga COVID ano patient. Wow. Minsan no, sinasabi nga ho ng mga nakabasa eh, bakit naman ang dami-daming tao? Di sana nakita natin, wala naman tayong naririnig na umuubo o whatever, no? Tayo sumasakay ng mga ano ho, ng mga public utilities, mga buses. Alam niyo po yung mga bus na sinasakyan ko. Jampak ho yun eh, pero matutuwa po kayo dahil wala kayong makitang pasahero na hindi naka-face mask, doble-doble pa ang face mask. Ibig sabihin, ay tayo ay mulat na at tayo ay takot na na magkaroon pa ng mga hawahan na ganyan. Kaya pasalamat tayo, mulat ho tayo at naniniwala po ako na ang mga Pilipino ay natututo ng mag-ingat sa kanyang kalusugan kasi itong ang pandemic na ating naranasan ay talagang kaiyak-iyak naman, di po ba? Kaya marami tayong kababayan, mga mahal sa buhay na binawian ng buhay dahil dyan sa ganyan. At sinasabi ko nga po, during the pandemic, kung natatandaan nyo, marami po ang may sakit na nagkasakit na ayaw pumunta sa ospital at mismo ospital ayaw nang tanggapin kasi sa dami na ng pasyente. Nangyari po sa atin yan, di po ba? Kung ating pumabalikan, dyan nung sa PGH, katakot-takot na ang kanilang mga, naglagay pa sila ng mga tent dyan sa labas ng kanilang, ano, ng hospital mismo, ng building, para ma-accommodate lang ating mga kababayan. At kaawa-awa, dyan din sa ospital sa Santa Ana area, nakita ko rin ho yan. Kaya nga, kung magkasakit ka during the pandemic, kahit may pera ka, ay matatakot kang pumunta sa ospital at minsan mamalasin ka, hindi ka rin tatanggapin dahil kung marami pang testing-testing ang gagawin sa'yo. Magagastusan ka na, makukusumi ka pa, at yung pala, kaya mo naman palang magpagamot sa sarili mo sa bahay, no? Kaya ingatan po natin ating mga sarili. At syempre, kailangan na tayong maging wise ngayon. Dahil marami na tayong natutuhan during the pandemic at
matapang na tayo ngayon kung paano ang mga paraan na ating gagawin. Natuto na tayo through experience, hindi po ba? Kasi ang mga experience natin ang nagtuturo sa atin, mga mahal kong kadiskarte, hindi po ba? Sa anumang bagay, ang mga experience natin ang ating pong pinanghahawakan at syempre, pag tayo ay naka-encounter na naman ng ganung mga problema, more or less, alam na natin ang ating gagawin. Kasi na dito sa ating mga kokote, sa isipan natin na once upon a time, ganun na nangyari. So, alam na natin, di po ba? Eh, ang buhay naman halos parang history, pabalik-balik eh. Di ba? O, yung ganun ho, di ba? Parang pabalik-balik, parang history. Kayo, habang nandito tayo sa mundo, matutuho tayo. No? Wala tayong gagawin kundi magmasid, maging wise. At syempre, mag-isip ng hindi lamang pansarili, pampamilya, kundi pangkalahatan. Dahil hindi natin ho alam kung kailan, sabi nga ng aking mahal na kaibigan, na hindi ko ho nalilimutan ng sinabi niya, na hindi natin alam kung kailan mapuputol ang pisi ng buhay. Di po ba? Well, talagang ganyan. Kung talaga tayo ay handang humarap sa Kanya, sa ating Panginoon, anytime, pati rin niya ang PC ng ating buhay, we are prepared. At yun ang dapat natin pong paghahandaan. Kaya, siyempre, tao lang ho tayo, marami tayong kasalanan. Pero kung pinagsisihan at itinutubid naman ang buhay, maganda ho yun. Ang masama, mukha lang ka tumanda, lalo kang naging gago, naging tarantado. Di ba ba? Ganun eh. Mas maganda pa nga ho yung dating loko-loko, tapos napakabait. Pero yung dating mabait at naging tarantado, ang hirap po noon, parang kasi nakabase po 'yun sa edad eh, hindi po ba? Ang hirap po noon, kaya atin pong pagsikapan na ayusin ang ating damdamin, kaisipan at 'wag natin hong kalilimutan na hindi tayo dapat maging makasarili, no? This time hindi ho dapat at all the time. Ako po 'yun ang aking nakintal sa aking isip ngayon na ganito na ang aking katatayuan at edad. Kasi nung bata pa ako, syempre, nung bata-bata pa ako, ang inisip ko rin puro pang pamilya. Hindi ko naisip yung tungkol sa bayan, although isa akong guro. Parang sa akin, parang struggle para sa pamilya, para ganito, mapatapos, ganyan, makabili ng ganito, ganun. Tapos na po yun eh. Hindi ho pala dapat ganun ang damdamin ng isang tao o kaisipan. Kailangan lagi niyang isasama ang kanyang bayan. Kasi dito tayo nakatira. Ito ang ating tahanan. Ito ang ating lahi. Di po ba? Yan ang sa ating sinumpaan, sa ating pambansang panunumpa. No? Ito ang tahanan ng ating lahi, kaya kailangan pagbutihin natin. Anything that happens to our tahanan, wasak tayong lahat. Walang mangyayari sa maganda mong bahay at yung maganda mong kotse. Wala yan. Kaya yun, mga minamahal kong kadiskarte, sana po ay maintindihan nyo na yung kadiskarte ay nananawagan na tayong lahat po ay magkaisa, manalangin, na maging maayos ang ating, at makapili po tayo ng maayos na kandidato na siya magdadala sa atin para sa maging maayos lalo ang ating buhay. Hanggang sa muli at syempre, pansamantala muna tayong namamaalam at magkita-kita tayo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Opo. At syempre, pag Sabado, sa ating pong musical extravaganza kasama ating mga magagaling na musikero. So, huwag niyo pong kalimutan i-like, i-subscribe at i-follow tayo sa ating Facebook and YouTube channel, ang Elizalde Broadcasting, at lahat po ng ating mga programa. At syempre po, abangan nyo, mga God willing, next week, maayos na po yung ating mga schedule at may mga bago po tayong kasama na mga galing. No? So hanggang sa muli, I always say, I love you all. Bye-bye. Elisa.